Hindi po ako nagpatanggol ng bonus, sir. Pangalan mo? Harry, sir. Buka na yun? Parinat na yun. Hindi ka ganun magsalita. Dapat work na kayo. Magpapalayaan ako, sir. Ano? Ano? Punta mo nga. Parinat na yun? Ito ho, kahapon lumabas na ho sa GMA 7. Matapos ho, sa GMA 7, lumabas na ho yung mukha ng anak ng congressman na ang tinutukoy ho ng gwardiya. Ito raw si Kurt Matthew Tevez ng barangay Malabugas, Bayawan City, Negros Oriental. Ipinakita ho nila base doon ho sa guardhouse, yung video pa at may audio na wala ho. Ito na yung anak. Ngayon mga boss, kahapon in-interview ho natin mahaba-haba ho rito ho sa aming digital broadcast. Pag mo, sabi nga ho namin, hindi ho kami balita, kami ho'y tagapagtanggol, kami ho'y mga investigador, kami tumatayo. At kami ho'y hindi po pwedeng aangas-angas kahit sino ka pa. Itong anak daw ng congressman ni si Arnul, pangalan ito? Arnulfo Arnie Tevez. I'm calling you out. 3rd District, Negros Oriental. Ipinakita mo kahapon yung angas mo, hindi po pwede sa akin yan. Kung ikay maangas dyan sa lugar mo, mag-angas-angasan ka. Pero kapag ikay naging pinuntahan, tinawagan, magalang ipinaabot sa iyo at marami ka mang pinagsasabi, hindi pwedeng umubra sa amin yan. Hello, good afternoon, Congressman Arnie Tevez. Magandang hapon. Congressman, si Ben Tulfo, live ho tayo sa People's Television Network, PTV4. Congressman, ina-identify ho ng gwardiya ng subdivision ata na si Kurt Matthew Tevez ng gulpe kasama yung mga security at nakuha ng CCTV na yung itong nag-viral. Binugbog daw at tinuturo yung anak mo ng bugbog, pinaluhod kasama yung mga security niya nung tinangkang hindi papasukin ng gwardiya. Pagkatapos bumaba ata yung anak ninyo, ina-identify niya ng gwardiya, sinabi kay ni Court, lalaki sa lalaki, tapos pinagsusuntok na itong gwardiya, sir. Nakaabot ba sa inyo, sir, itong reklamo? Ganito na lang, sir, no? Kung they really see it's my time, kasuhan na lang nila. Kung positive naman yung identification, it can only be solved in court. I don't know why they're trying to hype it up on media. Jeff, I think it's politically motivated. Diba kung anak ko talaga yung nakita nila, di kasuhan nila? Sir, I don't believe na ito'y politically motivated. This is grave oppression and injustice for small people doing their job as a guard. It's not politically motivated. And if it's basically went viral, it's because of the strong video. So wala ho to sa politika kasi sa Manila ho nangyari eh. Ibig ko sabihin, sir, ganito kasi, no? Umabot sa amin yung video at lahat. Kung anak ko talaga yun. Well, sir, do you think na anak nyo to o hindi, sir? I never saw the video, sir. I don't do video. Kung nakita nyo hong video, sir, mapa-identify na ho ng gwardiyang anak ninyo tsaka yung other roving guard at tsaka yung homeowners association. Ganito, sir, ha? I'm sorry, I'm a friend of your brothers also. Ganito lang, ang daming bastos na gwardiya dyan, pero hindi lang ako nagreklamo pa muna because other than being very busy, ilang beses yung gwardiya ng asosasyon dyan, hindi ko rin naintindihan, parang walang training. Kung sino man yung taong nanuntok, hindi naman ako maniniwalang manununtok yung tao kung walang rason. At kung tingin nila kung sino man yung tao, hindi kasuhan nila, huwag na natin trial by publicity. Ngayon pa lang, sinasabi nyo na, hindi to trial, hindi to politically, hindi to ganun. Ba't natin dinidefensa yung gwardiya? Sir, can I ask a question? Go ahead, sir. So in other words, what you're saying, the means justify the ends. It's okay na gulpihin yung tao kasi mga bastos yung gwardiya. Many times, I don't beat up small people.
Kaya nga kami mga tool for barriers, nilalapitan ng mga taong walang kaboses-boses. Ikaw nasa Congress. Kaibigan ko si ano, kaibigan ko si Mon, kaibigan ko yung anak ni Mon, kaibigan ko si Rafi, isa niyo pang kapatid. Ba't ano sa akin lang ganito? Pero ganito, sir, ano, wala naman akong pakialam kung sinong kaibigan mo sa mga tool for, sir. Ibang tool for ako, si Bitago ako. Okay, ganito lang, sir, ano, ganito, sir, let me finish kasi pinatapos kita. So, okay lang, sir, dahil bastos yung mga gwardiya, nararapat lang gulpihin ng anak mo. Hindi ko sinasabi na yung anak ko lang gulpihin. Sinasabi ko lang... In-identify ho ng gwardiya, sir. Hindi magkaso siya kung in-identify... Eh, kaya nga, sir, kaya nga kami lumalapit sa inyo, sir, para sabihin sa inyo, sir, I wanna see kung may accountability ho kayo sa anak ninyo, parang pagsabihan man lang. Ano naman kayo ang humaghusga? Wala, tinuturo ho ng gwardiya. Guard, sige, sabihin mo sa tatay ngayon, kausap mo, ito si Congressman Tevez, sabihin mo, yan ba si Kurt Matthew nang gulpi sa'yo? Opo, sir, yan po. Ayan, opo daw, yan. Ilang beses niya pa ulit-ulit, tinuturo po. Siya. Would you condone your son? It's not that I condone. I'm not saying that it's my son. All I'm saying, if you accuse people, magkaso kayo. Hindi ka naman huwisa. Sir, ganito lang, sir. Pakinggan mo lang. Siguro pakinggan. You're doing injustice to my son. No, no, sir. You are the one doing injustice to my no, son. I don't think so. Kaya nga ako lumapit sa'yo, sir, bilang magulang eh. Alam mo kasi, I know what your show is eh. Diba, your show is... trying to help people out. Don't judge right away. No, I'm not judging, sir. Tinitira niyo anak ko. Whoa. I think I'm gonna have to stop you there. Hindi ko sinasabing tinitira. I'm bringing this to the attention, your attention. Iba yung tinitira. Sir, I'm gonna have to terminate this conversation if you don't... Hey, whoa. I'm gonna terminate this conversation. Makinig ka ulit, Arnie Tevez, ano? Wala akong pakialam ko, congressman ka, kung sino kang talpulano. Ang punto, hindi namin hinuhusgahan. I'd like you to just make sure, tanungin ang anak mo kung siya nga. Hindi yung sasabihin politically motivated. Nakipagsubukan ka, iba si Bitag. Tayo ang camera. Wala ka mamaya, sub-sub ka na dyan sa kinatatayuan mo.